tapos na pong buhusan mga kabayabas. Para sa susunod na araw po mga kabayabas ay tatanggalin na po yung forma para ilipat po dito sa dalawang poste. Hello mga kabayabas, welcome back sa aking channel. So for today's vlog mga kabayabas ay sila Papa po tsaka po si Lolo mga kabayabas ay gagawa po ulit dun sa kubo po namin mga kabayabas. At sila po mga kabayabas ay gagawa po ng forma ng poste at ikakabit na po nila pagkatapos po nilang gumawa ng pamorma po sa poste mga kabayabas dun po sa taas. Tapos pag napormahan na po lahat mga kabayabas ay bubuhusan na po nila ng ng semento po mga kabayabas. Ngayon naman po mga kabayabas ay ang gagawin po nila Papa ay magtatanggal po muna ng forma nung hagdan po. At yun po mga kabayabas ay tuyo na. Yan. Habang si Lolo po mga kabayabas ay nagsusukat ng pamorma po dun sa poste po sa taas ay si Papa naman po ay magtatanggal ng forma sa hagdan. Dahil yung hagdan po namin mga kabayabas ay tuyo na, pwede na pong tanggalin yung pamorma. Yan. Ganun lang po mga kalawak yung aming galawan sa baba. Sa salas po namin. Yan lang po. Kasi yan, may hagdan po kami punta sa taas. Mag-aano pa magpapa dito ah? Magtatambak pa. Magtatambak pa dito mga kabayabas. Bali, ang tatambakan po dito ay dalawang hollow blocks ani. Dalawang hollow blocks. Hanggang doon po mga kabayabas sa may guhit. Naglalaptik na po si Lolo. Laptik ang tawag din nan eh. Wala namang kulay. Walang kulay. Ayun, nababasa pala. Eh di wala kang nalulong trabaho dito ah. Ah, tigil po muna. Yan lagi po si Lolo ang katulong-tulong po ni Papa. Nagtatanggal po si Papa dito ng porma. Para mamaya mga kabayabas ay dire-diretso na po ang gawa po nila sa taas. Dahil si Lolo naman po ay gagawa ng pamorma sa poste. Ilan lahat? Lolo, gagawa mo na ng pamorma? O dalawa lang po? Dalawang poste. Gala ko lang. Ay, natitinap pa tayo. Magagawa pa din. Paunti-unti lang mga kabayabas ang paggawa po ngayon. Dahil matatapos rin naman po maski medyo matagal. At sila Papa po at tsaka po si Mama'y nag-iipon pa po ng budget. Bali itong sa side po mga kabayabas ay magpapahulog po kami diyan nang para po sa kusina po namin mga kabayabas. Pero matagal pa naman po namin iyon ipapagawa. Dahil ito pa nga pong sa taas at saka po sa baba namin ay hindi pa po okay. Kaya susunod na po dito ah. At kami po ay magpapagawa rin po ng CR po doon sa kabilang dulo. Doon mga kabayabas. Tapos dito po ay kusina namin ah. Nag-iipon muna po.
At dyan, at medyo matatapos na po yung pagtatanggal po ni Papa ng porma. Doon na lang po sa ilalim ng hagdan magtatanggal. Medyo mainit na din, Papa, ni. Eh, si Lolo naman po ay tapos na po magputol-putol nung ano lang ang tawag din, ah? Plywood. Tapos na po si Lolo. At siya po ay ngayon ay magsisimula na maggawa ng porma para po dun sa ating poste dun sa taas. Yan, at si Lolo po ay nagbubuo na po ng pamorma, mga kabayabas. Dalawa muna po yung gagawin ni Lolo at ilalagay na po dun sa taas, mga kabayabas. Para pag natapos na pong magporma ay makakapagbuhos na po. Yan, at si Lolo po ay medyo matatapos na po. Dahil ito na lang po yung kanyang lalagyan po ng kahoy, mga kabayabas. Ito naman po ay tapos na. Si Papa naman po doon ay nagtutuwid po ng pako. At saka naguhugot. Bising-bisi. Inom muna kayo ng tubig. Pa napapagod na. Nauuhaw. Nalagyan ko po yelo. Opo. Tayo, mga kabayabas, ay tataas po dun sa aming taas ng kubo, mga kabayabas. Dahil papakita ko po sa inyo yung ginagawa po ni Lolo tsaka po ni Papa, mga kabayabas. Hindi na po ako mahihirapan, mga kabayabas, sa makipat dahil may hagdan na po kami. Ayan na po sila. Ito po, mga kabayabas, ay maliwala sa taas. Ayan naman po, mga kabayabas, ay naglalagay pa po si Papa ng bakal dun sa dulo po, sa taas. Dahil itatayo na po nila yung porma sa dalawa po na poste. At ito, mga kabayabas, ang posting ito at saka po ito ay sa susunod na laang po pag tinanggal na po ulit yung porma. Yan po yung aming hagdan, mga kabayabas. Ito pong bibilangin, mga kabayabas. Ito po, mga kabayabas, ay oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. Oro po, mga kabayabas, yung last step. Ang ibig sabihin po, mga kabayabas, ng oro ay gold, ginto. Ang mata naman, mga kabayabas, ay kamatayan, at ang plata naman, mga kabayabas, ay pilak. Kaya bawal pong pumatak sa mata, at yun po ay kamatayan, mga kabayabas. Pwede po ay sa oro o kaya po ay plata, dahil yun po ay magandang pakinggan, mga kabayabas. At ang mata naman po ay hindi po, yun po ay masama, kamatayan po yun, mga kabayabas. Butit po yung aming step po ng hagdan ay pumatak po ay sa oro po, ay hindi na mahirap ang bumaba sa aming taas, at dahil may hagdan na po kami. Aba, medyo malapad din. Kaya lang ay makipot. Oh, mamaya po ako ay mag-attend din ng merienda. Napakabilis lang pong bumaba dahil may hagdan na po kami. Yung maganda. Nakaka-exercise pati. Mga kabayabas, at sila Papa po tsaka po si Lolo ay nagtayo na po ng forma sa haligi. Inaayos na po ni Lolo. Nagpupukpuk.
Tuloy pa rin po ang pagpapako po ni Lolo. Ito naman po mga pakong ito mga kabayabas. Ay, yan po ay tinuwid po ni Papa dahil sayang naman po po kung itatapon lang din po. Yan naman po ay tutuwidin lang po at magagamit pa. At yan na nga po yung ginagamit po ni Lolo na pako. Gigil na si Lolo na yun. At si Lolo po ay nakaupo na dahil sila po ay magmemerienda na ni Papa. Stay. Halika Justin sa taas! Tinapay! Ah, oh, ayun ang tinapay yan eh. Lolo tinapay. Dadali ko dito yung tubig. Andun sa baba. Si Lolo po. Si Lolo po mga kamayabas ay nag bibris na. Tsaka tied Lolo. Nihaligan po niya ng mga tukod-tukod. Para pagubos mga kabayabas ay hindi nagbabara. Hindi pa barabara yung ano ayong ano nang tawag din na sa nakataas. Nakaporma. Yan mga kabayabas. At pupuntahan po natin si Lolo at saka po si Papa dun sa aming pinapagawang kobo. Dahil si Papa po ay naghahalo na po at si Lolo naman po ay nagpupukpuk na po. Titingnan po natin kung ano nangyari sa aming taas. Yan mga kabayabas at si Papa po ay naghahalo na po dito at para hindi na po siya pataas-taas, pabababa po mga kabayabas. Dahil sila po ay magbubuhos na po ng dalawang poste. Medyo mainit lang po dito mga kabayabas dito sa taas. Bumpo si Lolo mga kabayabas, nakatori. Sobrang init po dito mga kabayabas. At yung mga nakarang araw mga kabayabas ay iyang ulan. Yun daw po yung uunahin po nilang buhusan mga kabayabas ng halo. At sa susunod na araw mga kabayabas ay yun naman po dalawang poste ang lalagyan po ng ang tawag dito ah? Forma. Lalagyan po nila ng forma sa susunod na araw yung kabila. Pagkakalag po na ito dahil wala po kaming ganong mga ganito mga pamorma. Kaya ito po tatanggalin at ililipat po sa kabila. Doon po sa dalawa mga kabayabas. Pa naman mga kabayabas ay nag-igib na po sa bubon. Doon po sa may sapa. Po na po yung dalawang timba. Si Papa po ay naghahalo na. Ilang semento pa pa yan? Isa po. Ay, ilang mix? Pitong mix at saka po isang isang semento. Si Lolo po nainom. Dahil sobrang init po dito mga kabayabas. Pero maginhawa naman po at marami pong puno. Yan, si Papa po ay busy pag paghahalo. Diba, pag kami dalawa po busy. Alin po? Tuto ko dito. Bakit lalagyan po pa busy? At yan ang bubusan nila yung butas. Ah, yung katulad pa sa atin? Yung kulay itim po? Yan ay poporma na din yan. Para alalay na ito. At ang ipoporma daw naman po dito mga kabayabas, ilalagay po dito ay yung PVC pong kulay itim. Tsaka dito po sa kabila. Ito na ang puputuloy natin. Titingnan na po natin si Papa tsaka po si Lolo dahil sila po ay
nagbubuhos na po sa poste. Yung pong pinormahan po nila kanina, mga kabayabas. Si Papa, mga kabayabas, at naghahalo na po siya. Si Lolo po'y nakatori dun. At siya po yung nagtataktak po ng ng semento. Ito na po yung ating halo. Tayo po ay wait lang. At nag-abot na po si Papa ng halo po kay Lolo. Nagbubuhos na po sila. Medyo mainit lang po dito, mga kabayabas. Ano po? Ah, galing po sa ulan. Nalagyan ng semento. Baka ay malaglaglo di yan. Pitik init. Lagitik po ngayon ng init, mga kabayabas. Sobrang init, mga kabayabas, dito. Dito sa pinagpestuhan po namin ng aming kubo. Papa po ay mag-ano na po si Papa. Hanggang doon na daw po yung buhos, mga kabayabas. Ayo, marami pa po. Pero yan po ay kulang pa po dito, mga kabayabas, sa isa. Dahil hindi pa po ay nabubuhusan. Si Lolo yung nakatori. Ay, napakainit pa man din. Malilong, pero baka malaglag si Lolo. Dapat ay nakakapit si Lolo ng mabuti. At si Papa naman po ay naghahalo, nagbibigay po ng halo kay Lolo. Para magraba. Ano, pare ata ang pinundoy ko. Po mga kabayabas ay bumaba na to. Sobrang init po doon. Mamaya na lang po ulit natin babalikan sila, Papa, tsaka po si Lolo. Pag medyo matatapos na po, dahil sobrang init po doon sa taas. Yan, mga kabayabas, at tayo po'y tataas dahil tapos na pong buhusan po yung dalawang poste po doon sa taas, mga kabayabas. Tapos ay nagwalis na rin po, mga kabayabas, at nagdikit po ng mga dahon-dahon. Ito po, mga kabayabas, pala ay tatambakan po hanggang dito. Hindi ko po alam kung ano ipang tatambak dito, baka po graba. Tapos ay iyan po, tapos na pong buhusan, mga kabayabas. Para sa susunod na araw po, mga kabayabas, ay tatanggalin na po yung forma para ilipat po dito sa dalawang poste. Dahil yung atin pong pamporma, mga kabayabas, ay yan lang po yung ginawa po ni Lolo. Hindi na po maraming ginawa siya, at sayang naman po. Yan po ay isang plywood ang nagamit, mga kabayabas. Tapos ay may mga abang na rin po pati ng mga pagdadaanan po ng kuryente. So, yun lang po, mga kabayabas, at maraming salamat po sa patuloy yung panonood sa aking vlog. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Bye-bye!